after nung po sa ating pong lahat, so ang lesson po natin, Exodus chapter 8 pa rin. So ito po yung pangatlong salot na pinadala ng Diyos through Moses and Aaron sa Egypt dahil sa pagmamatigas nitong si Paraon. Ayaw niyang paalisin ang bayan ng Diyos sa Egypt para pumunta sa ilang para maghandog sa Diyos at pumunta na sa lupain na inihanda ng Diyos para sa kanila, ang lupain Kanaan. So dahil nagmamatigas si Paraon, ginawang dugo ang tubig Milo, yung Nile River. Then after that, ginawang yung mga palaka sa mga balon, sa mga lawa, at maging sa ilog Nilo ay pinaahon ng Panginoon. Kaya yung buong lupain ng Egypt ay napuno ng palaka. Ano? So dahil umahon ng mga palaka, ay napagbag ang kalooban itong si Paraon. Kasi mahirap yun eh, kasama mo mga palaka sa pagkain mo, pagtulog mo, mahirap yun. So ang ginawa ngayon ni Pero, nakipag-bargain siya kay Moses. Sabi niya, ipanalangin mo ko kay Yahweh, sa Diyos ninyo, palalayain ko na ang bayan ninyo, basta paalisin itong mga palaka. Kaya kinabukasan, nangamatay lahat ng palaka, nawala ang salot. Then after that ay nagmatikas uli itong si Paraon. O, dahil nakaramdam siya ng kaginawahan, nagmatigas siya ulit. Ano? Kaya naman may pangatlong salot na dumating na bunga ng katigasan ng puso nitong si Paraon. Kaya ang buong Ehipto ay muling magdurusa sa pangatlong salot na ipapadala ng Panginoon sa kanila. Yan ay nakatala mula sa chapter 8 verses 16 up to 19. Babasahin ko sa inyo. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik. Sa labis na nagpahirap sa mga tao, mga hayop, pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamagitan ng lihim nilang karunungan. Ngunit, hindi nila ito nagawa. At ang mga tao't hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, Diyos na ang may gawa nito. Ngunit hindi pa rin natinag ang kalooban ng Paraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. So anong nangyari? Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, inutusan ng Panginoon si Moises, sabi niya, sabihin mo kay Aaron, ihampas ang tungkod sa lupa, then lahat ng alikabok doon sa Egypt ay naging niknik. Sa ibang salin, kuto. Ano, yan ay mga niknik, kuto, ibang klaseng kuto yan eh. Ano, mga insekto yan na mga maliliit na napakasakit mga gut. Ano, sand mite. Ano, so, sabi ng mga Bible scholar, probably hindi naman yung alikabok ang naging niknik. Most probably ang ibig lang daw sabihin nun, sindami ng alabok o alikabok sa lupa, yung mga niknik, mga sand mite, mga kuto na naglipa na sa buong Egypt. Makati yan eh, na-experience yun na ba yan? Yung merong biglang, halimbawa sa mga ramuhan, sa lupa, ano, yung biglang pagpunta mo, maraming mga maliliit lang yan eh, maliliit na mga kumapit sa iyong balat, tapos napakakati. Kasi ang sakit mga gat, tapos pagkatapos nun ay makikita mo yung iyong binti
na pultok-pultok ng mga maliliit na pula dahil yun ang mga kagat nila. Ano, yan yung mga nangyari, yan po yung mga pinadala dito sa Egypt that time. Ano po, na talagang nagpahirap sa tao, nagpahirap sa hayop. Aba, eh, yung nga lang kuto sa ulo, ano, yung mga kuto natin sa ulo, di ba kahit sa mga bata, ay napakahirap yan eh, pag meron kayong kuto, di ba talagang makati, talagang kamot kayo ng kamot. Tapos ang ending yan ay magkakasugat-sugat ang ating mga ulo. Ganun ang nangyari sa Egypt. So hindi lang sa ulo, kundi pati sa katawan, kumakapit yung mga niknik, mga kuto na mga sand mite sa kanilang katawan, yung mga napakaliliit lang. Ano, na naglipa na at talagang napakasakit niyan. Siguro nagkaroon ng skin allergy itong mga taga-Egypt that time. Ano. So napakasakit niyan eh, makati. Ano, so yan yung nangyari sa kanila. Sa buong Egypt, sa kanilang mga hayop, maging sa mga tao. Ano, so yung mga magician naman, sinikap nilang gayahin. Kumuha sila siguro ng mga alikabok, gusto nilang gayahin yung ginawa ni Aaron at ni Moises, pero hindi nila magaya. Ano, kaya yung mga tauhan nitong si Pero, nagkaroon sila ng self-realization. Dahil hindi nila magaya yung ginawa na ni Aaron at ni Moses. Tapos napakahirap noong nangyaring ito, talagang pahirap, talagang salot yan eh. Mahirap yung may kuto, ano, mahirap yung mga naglumilipad na napakaliliit na kumakapit sa binti natin. O, napakasakit yan eh. Ano, talagang mangangati ka, mahihirapan ka. At talaga naman pag kinamot mo yan eh, habang kinakamot mo, eh talaga namang gustong-gusto mong kamutin. Tapos ay hanggang magsugat ang balat mo. Ganyan ang nangyari sa mga Egyptian. Kaya ang mga Egyptian siguro that time eh puro galis. Puro kati sa kanilang katawan. Hindi sa binte, hindi lang sa ano, kundi buong katawan nila napakakati niyan. Yun yung nangyari sa buong Egypt. So yung mga salamangkero ni Pero nagkaroon ng realization. Anong realization nila? Hindi natin ito kayang gawin. Hindi natin kayang gayahin to. Yan ay gawa ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos nila. Yan ang ibig ipaunawa nung mga salamangkero ni Pero. Pero, anong ginawa ni Pero? Hindi pa rin siya natinag. Kahit anong sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga salamangkero, itong si Pero, wala, kalmado lang, ano, hindi ko pa rin sila paalisin. Nangangati na sila, puro sugat na ang buong katawan, dumataing na ang buong bayan, wala pa rin pakialam itong si Paraon. Hindi siya matinag. Ano po, kaya naman, nagpatuloy ang salot na ito na paghihirap sa kanila. Ngayon, anong lesson ang pwede nating matutunan dito sa pangatlong salot na ipinadala ng Diyos sa mga Egyptian? Una, tatandaan niyo ito ha, ibinigay ang ikatlong salot ng walang babala, walang warning, walang sabi-sabi, walang paalala sa Paraon na, o Paraon, eto ang pangatlong salot, walang ganon. Kasi di ba yung unang salot, nagpunta si Moises sa Aaron, sabi niya, mahal na hari, ipinasasabi po ng aming Diyos na si Yahweh, let my people go. Dahil kung hindi, gagawin kong dugo ang tubig ninyo dito sa Egypt. Anong sabi ni Pero? Wala akong pakialam. Di ko kilala ang Diyos nyo. Anong ginawa ni Moises at Aaron? Ginawang dugo ang tubig sa Egypt. Ang tubig sa Nile River. After that, sabi ni Moises at Aaron, pumunta uli kay Haring Paraon. Ano, sabi nila, palalayain mo na ba ang bayang Israel? O, dahil pag hindi mo pinalaya ang bayang Israel, ang bayan ng Diyos, yung mga palaka, paahunin namin yan mula sa ilog, mula sa lawa, mula sa mga balon, at pupunta sila sa inyong mga tahanan. Nagmatigas si Paraon.
Kaya naglipa na ang mga palaka. Ngayon, hindi na siya nagbigay ng warning. O, nakita niyo yung difference? Dito wala nang warning-warning. Ah, matigas ang ulo mo, ha? Hinampas ang lupa, naglabasa ng mga kuto na talaga namang napakasakit mga gat. Ano, sa buong katawan nila, hindi lang sa ulo, kundi sa buong katawan, kaya naman nagdusa sila. Walang sabi-sabi, walang warning, walang paalala, basta ibinigay yung salot. Diba, may mga ganyang nangyayari sa buhay natin. Napansin nyo, kuminsan, yung nangyayari sa buhay natin, may warning. May mga babala. May mga nangyayari sa buhay natin, walang warning. Even sa sakit, pansinin nyo. Parang nagkasakit ka, minsan may mga warning yan eh. O, biglang sumakit ang ulo mo. O, warning yun. Na baka high blood ka, baka, ano pa ba, pwedeng sabihin natin mataas ang sugar mo, whatever. Hindi ko alam. Basta, kaya masakit ang ulo mo, may something na hindi tama sa katawan mo. And most probably, kaya masakit ang ulo mo, pwedeng high blood ka. Sometimes ganun, may warning. Kaya anong gagawin mo? Dahil nag-warning na yung ulo mo, ikaw ay magpapahinga, mahihiga, magre-relax, iinom ng pampapaba ng blood pressure. Kasi, sign na yun. Warning na. Meron namang sakit na high blood ka, hindi ka na sumakit ang ulo, bigla ka na lang bumulagta. Bigla ka na lang bumula ang bibig, namatay ka. O, ganun yung minsan nangyayari. Walang warning, walang sabi-sabi. Diba? So, even sa mga sakit na nangyayari sa ating mga buhay, may biglaan, merong warning. Kaya alam niyo, dapat marunong tayong magbasa ng warning even sa ating physical body. Diba? Sa physical body natin, pag meron tayong nararamdaman, something wrong with us. Na kailangan tumigil tayo, magpasuri, suriin ang sarili, para hindi tayo mapahamak. Kasi warning na yun eh. Dahil baka sa susunod, wala nang warning. Bigla ka nalang bubulagta. Sa trabaho, even sa trabaho, di ba, may mga warning yan. Meron kang ginawang kalokohan, o kaya lagi kang late. O sasabihin ng boss mo, o warning ka na ha, pag late ka pa sa susunod, ikaw ay tatanggalin ko na. O may warning, at least, winarningan ka, kaya sa susunod, aagapan mo na lagi. Pero meron namang mga trabaho na walang warning-warning, may ginawa kang kapalpakan, chupi ka na. Ganun yung nangyayari sa buhay natin. Even sa mga pulis, di ba? Sa mga ating mga tagapag-ingat ng ating kapayapaan sa ating lugar, 'di ba? May ginagawa yan eh, 'di ba? Meron silang mga operation, meron silang kutawan, mga warning shot. Winarningan ka pag tumakbo ka pa, yung susunod na putok sa iyo na. Kasi warning na siya eh. Meron namang hindi na sila magwa-warning, talagang sa iyo na ang dapo ng ano, ng bala. Kaya napakahalaga niyan eh, maintindihan natin. Even in this context, 'di ba? Merong mga salot na ibinigay ang Diyos, pero binigyan mo ng babala ang paraon. Palalayain mo, hindi. Pag hindi mo palalayain, eto, bibigyan kita ng salot. Sabi ng paraon, hindi ko palalayain. O, ayan ang salot. Ganun po yun. Pero in this context, wala nang warning-warning. Wala nang tanong-tanong. Basta't ibinigay ang salot sa kanya, kaya nasurpresa silang bigla. Ayan ang mga nik-nik. Yan ang mga kuto na dumating sa buong Egypt. Kaya mapalad tayo kung nakaka-experience tayo ng mga warning. Kasi may chance pa tayong magbagong loob. Diba? Parang si Paron, kung nakinig lang siya sa simula, edi wala nang 10 salot. Kung nakinig lang siya dun sa pangalawa, wala nang pangatlong salot. Pero dahil matigas nga ang bungo, ayaw makinig ng warning, o kaya dumami ng dumami, yung mga salot na dumating sa kanilang buhay. Diba? Ganun ang ibig sabihin ano po, sa ating pong mga buhay. Kaya ang tanong, nakakailang salot na ba kayo sa buhay nyo? Diba? Baka hindi kayo marunong makinig at tumingin ng mga babala na nangyayari sa buhay natin.
pag tayo binigyan ng babala, binigyan ng warning, tayo makikinig. Tayo ay susunod. Dahil yung warning, paalala yun, na kapag hindi mo pinakinggan, yung kasunod niyan, hindi mo magugustuhan. Hindi maganda ang mangyayari sa buhay natin. Kaya sa physical body natin, merong masakit. Diba ma? Masakit ang tagiliran mo. May ibig sabihin niyo, baka may UTI ka, may sakit ka sa bato, o whatever. Diba? Ganun lang naman yan. May warning. Diba? Nahihirapan kang huminga, hinihingal ka, eh baka merong bara sa puso mo. So, kailangan magpatingin. Winawarningan ka na eh. Kinakapos ka na sa paghinga mo. Pag nagja-jogging ka, hindi mo pa rin pina-check up. So, anong ending? Sa susunod, wala ka ng hininga. Ganun ang ibig sabihin. So, pag merong warning, pakinggan natin yung mga warning para tayo ay makaalpas doon sa mga mas mga posibleng mangyari. Kaya madalas, di ba, kahit sa sakit, hindi naman lalala sana kung yung sakit mo, yung naramdaman mo before, pinatingnan mo na agad. Pero minsan, di ba, sabi nga, merong mga sakit na walang warning. Ano? So, bigla-bigla na lang talagang dumadapo sa ating pong mga buhay. Ano po? Pangalawa na lesson po natin in this context, no magic, no power is equal to the power of God. Walang katumbas, walang kapareho, no mats ang anumang kapangyarihan, mga magic ng tao sa kapaligiran. Gaya in this context, ginaya nila yung ginawa ni Moises sa Aaron, hindi nila magaya. So, they failed to duplicate yung pangatlong salot. Kaya ganun ang nangyari sa kanila. So, sabi nila, hindi natin kaya to. Ano, hindi nila kayang magaya. So, therefore, nomad sila sa Diyos. Eh, kasi wala naman talagang uubra sa Diyos natin eh. Kaya sabi nga sa 2 Kings 6:16, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Kasi merong mga kalaban eh, pinalibutan sila. Sabi nung kanyang katulong na si Gehazi, naku, patay na po tayo niya. Sabi niya, huwag ka magalala. Yung nasa kanila, walang kwenta yun. Yung nasa atin, mas makapangyarihan, mas higit kesa sa kanila. Dahil nakaharang yung mga sundalo nilang mga naglalagablab eh, mga apoy eh. Yan ang kanilang mga harang doon eh. Pero ganun ang point natin mga kapatid. Ano po? Kung ang Diyos ay nasa atin, walang pwedeng lumaban sa atin. Diba? Hebrews 13:6, pagkakampi mo ang Diyos, sinong lalaban sa iyo? Sinong mananalo sa atin? Even kahit sa mga ano, diba? Bawa si Gideon. Pero mo kalaban niya buong bansa, Midianite, na sindami ng buhangin sa dagat, napakarami ng kanyang kalaban, ang kasama niya 300 lang. Biruin niyo yung lalabanin niya, napakarami, tas ang kasama niya 300. Pero nanalo sila. Bakit? Eh kasi kasama nila ang Diyos eh. Si Goliath at saka si David, sa biglang tingin, sa tingin niyo mananalo si David kay Goliath? Hindi yung mananalo. Kaya nga even si Goliath, ang yabang-yabang eh. Di ba sabi niya, ano ba ako? Aso na itataboy ng bata. So, ganun niya nilait itong si David. Pero anong sabi ni David? Eh, di naman ako narito dahil sa sarili ko eh. O, kasama ko ang Panginoon at ibibigay ka niya sa akin. So, nanalo siya dahil ang kakampi niya, ang kasama niya, ang Diyos. So, kung kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, walang mananalo sa atin. No mats ang lahat ng bagay. No mats ang lahat sa buhay natin. Diba? So, tayo laging panalo pagkasama natin ng Panginoon. Sabi ng mga magician, pangatlong lesson natin, yung confession ng mga magician. So, the confession of the magician, our third lesson. Sabi nila, itong salot na ito ay supernatural.
beyond human control. Yan ang ibig nilang sabihin. So, nagsimula silang mag-acknowledge that in-acknowledge nila yung Diyos ng Israel. At yun naman ang pakay ng Diyos, di ba? Kaya nga siya nagpapadala ng salot eh, para ma-recognize si Pharaoh, ma-recognize ang buong Egypt kung anong klaseng Diyos meron ang mga Israelita. Yun ang dahilan nun. Diba? At in this context, na-acknowledge na siya ng mga tauhan ni Pharaoh. Si Pharaoh na lang hindi nag-acknowledge eh. Kaya itong mga salamangkero niya, diba, sabi niya, naku po, mahal na hari, Diyos na po ang kalaban natin. Ang Diyos na po ang gumagawa nito. Nomads po tayo. Beyond human control po ito. So, nagsimula na silang i-acknowledge yung kapangyarihan ng Diyos. Pero si Pharaoh, hindi pa rin niya tinatanggap yon. Hindi pa rin niya kinikilala ang Diyos. So, yung mga magician niya, they admitted that they are nomads with God of Israel. But still, Pharaoh hardened his heart. Sa kabila ng sinabi ng kanyang mga tauhan, sa kabila ng kanilang nararanasan, sa kabila ng mga pagdurusa nila, nagmatigas pa rin si Paraon. Talagang may ganyan tao, no? Yung antitigas. Yung bang katakot-takot na ang nangyayari sa buhay niya, matigas pa rin, ayaw pa rin magsisi, ayaw pa rin magpatawad, ayaw pa rin humingi ng tawad. Minsan ganyan ang tawad, no? Ang titigas ng loob, ang titigas ng puso. Katakot-takot na ang nararanasan sa buhay. Wala lang sa kanila. Hindi man lang nagbabagong loob. Parang si Paraon. Diba? Nagdurusa na ang buong bayan, nagdurusa na siya. Yung kanyang mga tauhan at mga salamangkero, nagbigay na ng confession. Diba? Wala tayong laban. Diyos na po ang kalaban natin. Pero anong ginawa ni Pharaoh? Hindi ko pa rin paalisin ng mga Israelita. Ang tigas-tigas ng kanyang kalooban. Diba? So yun yung malungkot sa maraming mga tao. Ano, yung pang ipinag-uuntugan na ng mga karanasan sa buhay, hindi pa rin nababagbag ang loob. Diba? Katakot-takot ng pagdurusa at paghihirap sa pinansyal, sa pisikal, ang nararanasan niya sa buhay, dead mo pa rin. Alam mo mga kapatid, pag meron tayo na experience sa buhay na ito, madalas ay magkaroon naman tayo ng mga realization. Ano po, makita natin na baka yan ay padala ng langit para tayo magbalik loob at matauhan na sa buhay na ito. Ano? Huwag natin hintayin na mas worse ang maganap sa buhay natin. Ano po, dahilan sa katigasan ng ating pong mga ulo. Even sa Egypt, di ba? Dahil sa tigas ng ulo nitong si Pharaoh, talagang papalala ng papalala ang naranasan nila. Papahirap ng papahirap. Na hindi naman sana nila mararanasan kung sa simula pa lang nakinig na siya sa sinabi ng Diyos sa kanila. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong pong mga aral na muli po aming tinuklas, sinuri ngayon pong araw po na ito. Nagbibigay po sa amin ng mga paalala upang kami ay mabuhay ayon po sa inyong pong kalooban. Sa oras po na ito, lakip po ng aming mga panalangin, aming pong mga kapatid na meron pong mga karamdaman at may mga dinaramdam sa kanilang mga physical na katawan. Ang Sister Lily, Panginoon, bless you po siya palagi, maging malusog siya, Panginoon, at patuloy na bumuti pa ang kanya pong kondisyon. Pagpe-pray din po namin ang Sister Lina, bless you po siya, Panginoon, man-normalize ang lahat sa kanya pong katawan, maayos na po nawa ang kanya pong kalusugan para po sa pagnanais niya na magkaroon ng operasyon sa kanya pong mata. Pinagpe-pray din po namin sa inyong Panginoon ang Tito Jamin sa kanya pong nalalapit na operasyon. Next week, i-bless niyo rin po siya, Panginoon, at nawa magkaroon ng katagumpayan para po maging maayos na po yung kanya pong paningin. Prayer din po namin ang Brother Alex, Sister Yael, pagpalain po ninyo sila. Patuloy din po maging malusog at malakas ang kanilang mga pangangatawan at patuloy na ilalayo sa mga karamdaman sa kanila pong buhay. At itulot po ninyo na patuloy po
na samahan niyo po sila sa araw-araw po ng kanilang mga buhay. Lakip din po ng panalangin namin ng Sister Nora. I-bless din po ninyo siya. Nawa po bumuti na po ang kanyang kalalagayan. Maging maayos po siya. At patuloy ang paggaling niya, Panginoon, mula sa kanyang pong karamdaman. Muli po, Panginoon, umaasa po kami na patuloy niyong pagpapalain ang aming pong bayan ng Cardona, lahat ng namumuno po sa amin, mula sa aming pong mayor hanggang sa mga nanunungkulan sa barangay. Patuloy niyo po silang pagkaisahin at tulungan palagi na ang mga proyekto, naisin nila, mga plano, lagi pong makabubuti sa kapakanan ng aming pong mga kababayan. I-bless po ninyo, Panginoon, at patuloy na tulungan sila palagi kasama ng aming mga frontliners na nagsusumikap, lalo na po sa health, upang patuloy na mapababa ang kaso ng COVID-19 sa aming pong lugar, sa aming pong bayan. At ang aming pong buong bansa, pagpalain po ninyo kasama ng buong mundo at patuloy na ihanda ang mga vaccine na kakailanganin para po makatulong sa patuloy po na pagsumpo sa virus na naglipa na sa aming pong kapaligiran. Muli po, Panginoon, ang kapurian ay para sa inyo at nawa ay patuloy kami na pagpala ngayong araw na ito. In Jesus' mighty name, amen. Amen po, and God bless po, mga kapatid. Ano po, so sana po ay napagpala po tayo sa ating pong aralin ngayong pong araw po na ito. Baka kayo po'y merong gustong sabihin, gustong i-share sa ating pong lesson today, ay pwede po kayong mag-comment dyan sa ating pong comment section. Pwede po kayong mag-comment. Ano po? Thank you po sa pagsama ninyo sa atin. Saan likod ko? Baka kayo po'y merong... Ayan, sino po nariyan? Amen po, sabi ng Sister Mayinhin. In the mighty name of Jesus, God bless us all. Sabi po ng Sister Sonel. Sabi Sir Gladys, thank you, amen po. Sabi po ng Sister Yesa, amen. Thank you po, Brother Francis. Ingat po tayong lahat.